barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po, question. Maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring SAF. Sila po yung nag-encode. Yes. Sa Vlogs Bangkal Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbebet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre habang dinarmasdan niya ang nakabahan ng pagod.
ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayo ang pangalan. And the mystery character I see, Rampool! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang Epipa. Epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Kal, ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turista. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po. Question, maaari po bang makakuha o magpakuha ng Comelec Certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Sa ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring staff. Sila po yung nabi-end code. Yes. Sa Vlogs Bangka Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbebet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre habang minarmasdan niya ang nakabahan ng pag-uwi.
ikaw ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayo ang pangalan. And the mystery character I see, Rampool! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang Ipa. Epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is ito, alam mo rin. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Lord. Kal, ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turist Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkal public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may tamal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng samarenang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Ojek, good morning. Pag-awad dyan? Ojek. Ojek. Yan. Good morning. Good morning. So, tayo ngayon ay nasa ika-apat ng September, ang first Monday ng buwan ng September. At tayo ngayon ay nasa lingguhang virtual online ceremony under new normal at council report. Ito po ang inyong pong barangay Bangkal Council at buwabati po sa lahat po ng nanonood at kung meron po kayong komento, session at gusto pong i-report sa isa naman pong maulang araw dire-diretso for the fifth day. Wala pong tigil ang ulan. Sana po ay kayo ay ligtas at patuloy po tayo nakatabay sa mga anunsyo po at patuloy po dito sa ating barangay. Yan, good morning po sa inyong lahat sa ating mga empleyado at mga nanonood, stakeholders.
Katulad Tita Senny Lima ng Lupon, Tagapamayapa. Good morning po. At kay sa ating matay bayan, Ferds Kemkem. Good morning. Special to our punong barangay. Have a blessed rainy day. Sa ating po property custodian, Kuya Danny Gonzalez. Good morning po. Kay ating pong Bakal High School guidance counselor at Boy Scouts of the Philippines head Sir Paulo Carvajal. Blessed morning to Bangkal, Barangay Council and staff. Thank you so much for all the support you extended to Bangkal High School and Bangkal High School Boy Scouts of the Philippines. God bless and kudos. Kay Romano Montañez, good morning sa iyo. Jembong Nelson, good morning. At kay Joel Villan, good morning. At kay birthday celebrant, belated happy birthday, Edok Supervisor Wang Legaspi, no pable, no invite. Good morning sa iyo. At kay ating supervisor ng super social services and Vauci, Ate Becca Taupa. Yan, good morning. At ito po, para po sa inyong council report, bibigay ko po sa inyo, kagawad in charge ng disaster and rescue management, kagawad Christian Asinto. Hello. Yes, good morning po sa inyo lahat, no? Pinapaalalanan pa rin natin ang pag-iingat dahil sa maulan ang panahon. Ako eh kagagaling ko lang sa tonsillitis din po. At yung atin iwas tayo na mabasa, papasok sa malamig o naka-electric fan, naka-aircon na opisina, doon ho tayo madadali ng ating sakit. So pag naulanan tayo, see to it na diretso nyo na sa iligo nyo na. Okay? O sige, report on my committee. Direct, kindly post my pictures. O yan. Nung first day po ng klase, nag-ikot po kami with paalam sa ating education committee chairman, si Kagawa Tricia Eusebio, na mamimigay ako ng first aid kit sa mga in charge ng SDRRM nila. Apat na schools tayo, so inikot ko yan. Yung una, dalawa for high school, Bangkal High School sa Malvar at Bangkal Main. Tapos yung iba naman, nag-routine check na rin kami sa mga nangyayari sa school on their first day. Normal naman, no untoward incidences. Meron lang mga bata, syempre hindi maiwasan, lagi naman nangyayari, nahilo tapos nagkakaroon ng hyperventilation. Okay, next po. Okay, ayan nga, sinabi ko sa inyo may nahilong bata, pero ito naman po pagkaalam ko hindi ho nakakapag full breakfast in the morning kasi maaga nga ho ang klase, kaya yon. Nanghina ang katawan, nahilo at dinala po sa clinic nila. So dumating naman ang rescue, hindi naman para dalhin sa ospital yung batang ito, no? Pakainin kita mo, may food doon. At mas maganda nga, mayroon tayong sweets dyan, tulad ng soft drinks tsaka konting chocolate para mag-ano yung energy ng bata, bumalik. Okay, next. Ito naman po, vehicular accident to. Involving a close van tsaka itong motor na to. Pagkaalam ko may pagka-foreigner tong itong rider na to kasi multiple abrasion ang kanyang injuries, no, from upper and the lower extremities. Pero nung okay naman siya, GCS 15, converses normal, nakakausap siya na maayos at nag selfie pa talaga siya, nag smile siya, nag peace sign. Okay, hindi na siya kailangan dalhin sa ospital, kailangan mag-ayos na lang sa barangay o kaya sa traffic bureau na kana-insidente. Ayan. Okay, next. Ito naman po, suspected. Hindi naman kami doktor para sabihin stroke ka agad. Suspected stroke patient to. Ay kasi meron na siyang symptoms ng body weaknesses and slurred speech, no? Kaya on-site, nandun na with the help of our Bantay Bayan, si 320, nandun siya sa site, at ang ating rescue to transport na EMS, Emergency Medical Services, going
to Osmak Pembo. Ayan po. Okay. Next. Ito naman po sa Osmeña Highway to, no? Ang nangyari dito, motorcycle accident ni Mr. Angkas. May kabanggaan to. Siya po ang first aid na rescuer natin. Ayan, nakita niyo sa ilalim po ah. Kaya lang may mga bystander na kung tawagin po natin, eh nakimarites. Ayan po siya oh. Sa taas naman, sumilip-silip at nakiusyoso, may parating pong bisikleta. Nabangga naman siya. So, mas worse pa nga yung injury ng ano, yung nakimarites eh. Kaysa dito sa ating angkas rider. So, yan po. Daging dalawa ang pasyente namin. So, pag may aksidente nga, sinsay pang ginagawa ng rescue tsaka bantay bayan eh, kinokordon na namin yung area. Huwag nang lumapit yung mga hindi naman involved. Yung wala naman maitutulong. Ayan, tignan mo nangyari. Nakiusisero, nakimarites, naaksidente tuloy. Ayan. Okay? Next po. Ito naman po, meron po kaming mga transport, no? Transport sa ating mga bedridden and stroke patient, mga recovery na po. Kailangan pong ongoing therapy, ongoing pong OPD checkup sa OSMAC. Ayan po, magkaibang insidente po yan. Pero ginagawa po, ginagampanan po ng ating rescue. Actually po, ang rescue po ay for bedridden and non-walking patient, no? Yan po kahit sa Makati rin po, sa mga ambulances na Makati, for emergency medical services lang po. Eh, nakakaawa naman po pag wala naman po kahit wala naman po masasakyan ang mga ano, ang mga bedridden patients, so we provided them ambulance din for transport. Kaya lang nga po, pinapaschedule po yan ha, kasi OPD po yan, hindi naman emergency yan eh. Pinapaschedule, sabi natin may OPD checkup siya for this day, kailangan 2 days before. Kasi ho, nagkakapatong-patong ang schedule ng OPD natin. Okay? Ayan po, reminder ko lang po. Tapos po, last week po, dahil wala po ako, umatin po ako ng isang hearing sa City Hall. Hearing po na involving, may mga nahuli po tayo mga kaibigan nating pulis, no? May nahuli po sila sa mga drug-related incident. Kailangan po mag-witness ang barangay Kagawad. Pag wala po si Kagawad Saki, tatawag po siya sa akin. Nandiyan naman po ako kapag available. So, kailangan po atinan po yon para matuloy ang proseso ng ano kaso ng individual, ng subject na nahuli. Okay? Failure to attend, kami po ang malalagay sa alanganin, yung mga barangay officials po. Magkakaroon kami ng pang-tipang code. Next po, wala rin ako nung ano, na-explain ko. Nagkaroon ako ng senior talk, no? Ang differences between cardiac arrest, stroke, and the other one is heart attack. Yung mga nangyayari sa ating mga seniors. Hindi na ngayon senior, katulad ng kaibigan ko, na stroke siya, no? Hemorrhagic. Condolences to the family din, to our friend si ano si Philip. Philip, condolences sa'yo, pare. Masyadong maaga. Okay. Tapos, next is the hypoglycemia, yung sudden drop ng blood sugar, ang first aid nun, and the hyperglycemia, yung pagtaas ng blood sugar. In-explain ko po, nangyayari pa sa mga senior sa atin, kaya inapaliwanag lang po, kailangan na mo-monitor natin ang ating health pa rin, vitals natin, kung may mga maintenance, dapat po nating inumin. O katulad ko po, may hypertension po ako, umiinom po ako ng maintenance everyday. Yan. Pero sa C2-8 na huwag niyo kakalimutan mag-exercise. After this, dahil malamig ang panahon, didiretso ako sa gym. Kasi, pagaling na rin na akin ang tonsillitis eh, fight na naman ako for exercise. Ayan po, doble ingat po, maulan ng panahon, mag-iingat kahit sa ano, sa lamok, yung dengue. Ah? Nandiyan na siguro si Kagawad may to explain that. Okay, good morning sa inyong lahat. Thank you. Yan. Maraming salamat, Kagawad Christian Jacinto. At we welcome Kagawad Wayne Paz sa atin dito. At muli, kapag meron po kayong katanungan, question, at gustong i-report, andito po kami ang inyong pong bangkal, Barangay Council,
para sagutin po yan. At ako meron po kayong pag-usong ipa-shoutout, ipabate. Tulad ni Supervisor Eko Santiago ng Infrastructure and Public Works. Good morning sa iyo. Ay, Tita Amy Llamso, na katatapos lang, congratulations, katatapos lang ng kanilang tupad, ang pinakamalaking batch ng tupad. At si Ate Amy, isa sa acknowledged leaders dyan ng mga subgroups. Si Ate Ambay, ay, morning po, tupad group din yan. At mula sa ating stakeholders, BNA, Ate Bebs Nelson ng Kalye Kailis, mapagpalang Lunes po sa inyo. Kay Tita Bin, si Corta, ayan, nagtupad din yan. At syempre, proud senyorita ng Bangkal. Good morning. At Ate Vicky, sa Yaman. Yan, kapag may gusto niyo po ng mga mahablangka at merienda sa hapon, yan, Vicky sa Yaman ng Happy Months at Awis. Yan, dyan po sa Kalye ng Lakbang. Amy Ponsalan, kasama natin sa kusina ni Maria, Social Services. Have a blessed rainy morning po sa lahat. Keep safe at maraming salamat sa ating council sa bahay sa pagsiservisyo sa ating kabarangay. Good morning po. Yeah, good morning. Yan, kay Tita Senny ng Lupon. Tita Amy. Yan. Next po, nakita natin ang reporting ni Kagawad Christian sa harap at yung kanya pong piano room, yan, piano virtual room. Next po, mula naman po sa Kagawad's office, bigay natin Kagawad Wayne Pass. What to check, Kagawad Wayne? Ayan, good morning, Pap. Good morning. Good morning mga kapatay. Good morning, Christian. At siyempre sa lahat ng mga ating kapwa Kagawad, na andyan naman din sila para mag-servisyo. At siyempre sa lahat ng ating constituent, magandang umaga po. At siyempre sa ating mga kapwa empleyado dito sa ating barangay. At ayun, para sa health and sanitation, wala ka bang inano? Ayun, sa health and sanitation, patuloy pa rin po ang pagsiservisyo ng ating health center. Siyempre po tayo ay may 5 ng doctors. So, ayun po ang pinaka-regular na lagi nandoon ay sa 2 doctor po. So, meron po tayong 3 extra doctors. So, hindi na po kayo mahihirap pa magpatingin sa ating health center dahil sa dami na rin po nilang umaalalay sa inyong lahat. Siyempre, ang paalala po natin sa ating barangay, ng Barangay Bangkal, yan po nagtatag-ulan, nagbabaha. So, lagi po tayo mag-iingat. Yan po yung mga lamok po dyan, yung leptospirosis. Although hindi naman tayo ganun nagbabaha, pero mag-ingat pa rin po tayo dahil nga sa nagtatag-ulan. Alam naman natin itong may bagyo ngayon, so kailangan lang din po talaga na tayo ay mag-ingat. Although lahat ng mga ibang cities ay nasuspended na ng kanilang mga klase sa ating mga estudyante, ayun po, kahit naman saan, talagang kailangan tayo mag-iingat saan man tayong lugar. Pag-ingatan po natin ating sarili at syempre ating bahay, yung ating mga bahay. Huwag po nating kakaligtaan, linisin din po yan. Dahil alam naman natin, nandiyan lang din po ang mga dengeng lamok na kamamatay. Lagi pong paalala yan, hindi lang po sa ating barangay. Although nakikita naman natin sa ating mga commercials o mga sa ating mga telebisyon na tayo ay pinag-iingat. So, ayun po, mag-ingat po tayo at lagi po tayong handa, laging handa po tayo sa lahat ng mga sakunang darating po sa atin na. Ayun po, mula po sa health and sanitation, ito po si Kagawad Weng. Magandang umaga at maraming salamat po sa inyo na. Yan, ayun si Kagawad Weng kasama ng Bangkal Health and Sanitation Committee. Yan, so sa mga Bangkal Health Workers
na nandyan po sa ating lobby at syempre nandyan sa ating po Bangkal Health Centers, nagsiservisyo sa isang maulan. Milk Bank, Flying-In Centers, Bangkal Health Centers, Laboratory, yan, kasama po natin dyan. At syempre si Kagawa Dweng ay papunta sa kapapunta kayo, Kagawa Dweng? May ano kami na nutrition, National Nutrition Council, attend po ako doon since nga invited kami dahil isa kami doon sa mga officers ng National Nutrition. Yeah. Ng ating ng Binaw, ng Barangay National Organization po ng ating city. Kumbaga sa buong Makati, yan po. Yan, so batas po nito si Kagawa Dweng ay papunta sa isang convention at ano, at ano, formal yan si Kagawa Dweng. So congratulations sa inyo at pakibati po kami in behalf of Barangay Bangkal. Okay. So next will be ang atin naman pong pag-ate, yan o, Bulacay. Kit Sakilayan, good morning po. At pag meron po kayong gusto pa shoutout, katanungan o suggestion, ito po ang inyo pong bangkal, Barangay Council. At we welcome Kagawad Tricia Eusebio. Yan, so in behalf of Kagawad Allen Policarpio, may I request ang atin pong Kagawad Christian Jacinto to report the social services. Ayan, silang to. Kagawad Christian. Yes, good morning ulit po in behalf of Kagawad Allen, no? Brother, I love Bangkal. Ako magre-report ulit ng kanyang committee. Sige po, dire, kindly post his accomplishments. Okay, so social service, Kusina ni Maria, August 28 po. Ayan po, ako, inahabol ko yan eh. Minsan, hindi ko naabutan, ubus na yung ano. Nag-iikot po ang Kusina ni Maria from SIP para makapagbigay po ng pagkain sa mga in need. Yan, makita nila mga kabataan sa kalye, yung mga nandyan na kung sino lang madaanan nila, mamimigay naman silang food. Ayan, humihinto-hinto sila per kanto, yan. Marami po silang natutulungan yan. Okay. Sige po. Next po. Social Services, VAUSI Seminar, August 22. Natuloy-tuloy naman po, nakita natin ang mga seminar na binibigay po ng social services, no? Coming from the City Hall. Ang participation naman po ng mga personnel natin, ang sipag nila, nakita po naman natin dyan ang ating mga sina Ate Dorena. Yun, hindi ko suot salamin ko, maliit yung pictures. Okay, thank you. Next. Social service report again, August 28 to September 3, PhilHealth ID. And one solo parent, one white card, dalawang MDR, two MHP, and four PWD ID. Ayan po, yung mga hindi pa po nakakakuha ng mga nakakapag-comply sa mga requirement, patulong na lang po kayo, mag-ask po, huwag kayong mahihiyang magtanong sa mga personnel ng social services natin. Lagi naman sila nandyan to give you assistance. Ayan, sa kanila din ako nagtatanong, kay Tita Amy, kay Ann, pag may mga kaibigan na kung gustong magkaroon ng PWD ID. Ayan, okay. Next po, okay na. Ayun, social services, good morning. Yan, maraming salamat, Kagawad Christian Jacinto, in behalf of Kagawad Allen Policarpio, at syempre sa lahat po ng social service personnel, 24/7 po yan, nagsiservisyo dito po sa ating pong barangay. Yan, at nakita po natin, kapag meron po kayong katanungan, patungkol po sa proseso ng mga social cards, so local social cards, PhilHealth, national, even national, request ng yellow card, PWD, solo parent, yan, yung proseso at requirements po dito, hindi po kayong alalayan, mag-message lang po sa Bangkal _ official para po kayo ay magabayan at ma-endorse po sa social help desk. Good morning po, Kapan Marian Council, ingat po mula kay Tita Susan Bailon. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga, mag-ingat po kayo.
Next po, ang atin namang report mula sa Clean and Green Committee. Si Kagawad Pamil Dawal, bibigay ko po muli si Kagawad Weng Pas para dito. Yun, magandang umaga ulit. At para naman po sa committee ni Kagawad Pamil Dawa, ang Clean and Green Department. Ayun po, ito ang kanilang report. Yun, magandang umaga ulit. At para naman po sa committee ni Kagawad Pamil Dawa. Ayun po, nagkaroon po sila ng trimming o pagpuputol ng mga punong kahoy na kung saan yung manakalaylay at nakasabit sa ating mga kawad ng kuryente, ayan, ay pinuputol po nila para po hindi magkaroon ng problema pagdating ng oras. Ayan po. Next po. Ayan, nagkaroon din po ng sidewalk clearing po, operation, ang ating Clean and Green, kung na kung saan yung mga hindi na kailangan nandoon sa ating mga sidewalk, na dahil ang sidewalk po ay kaya tinawag na sidewalk, ito po ay daanan ng ating mga constituent. Punta kahit tayo, dumadaan tayo sa sidewalk na kung saan marami doong nakatambak na basura, na kung ano mang mga debris na kailangan linisin yan at para mapagdaanan ng maayos. Kaya ayan po, nagki-clearing po ang ating Clean and Green Department. Next po. At ayun, pagko-collect din ng ating mga hazardous waste, yung mga goma na kung saan dyan ay nakakalat o hindi naman ginagamit dito sa loob ng ating bahay o ng ating mga tahanan, na kung saan hindi naman na ito ay ginagamit at tambak lang din, ito ay kino-collect nila at dinadala din po dyan sa hindi magkakaroon ng anumang mga kapahamakan. Ayan po. At ayan po, di ba, yung mga goma, marami nagagawa ang sa goma, yung gulong ng mga sasakyan. Nagagawaan ito lahat ng anumang mga proyekto para diyan na maging kaya-aya at ano sa atin, lubos na makatulong na makapagbigay ganda yung ating mga gulong na yan. Kaya huwag yung ikalat yan basta saan-saan para hindi din to magkaroon ng problema pagdating ng oras, yung pagbabara, lalo na yung mga mga kalat, yung mga dumi, dahil ginagawa nilang basurahan yan. Yan. Kaya yan po ang ginagawa ng ating Clean and Green Department sa pangunan ni Kagawad Bam. Next po. Ayan, nagko-collect po ng plastic bottle. Ayan, nagko-collect po tayo sa bahay-bahay na kung saan tayo din po ay yung ating mga iniinom, yung mga soft drink natin, yung bottle water natin, yan po ay iniipon lang din natin sa bahay na kung saan tinatapon nyo sa kung saan lang din. Huwag nyo na lang itapon sa kung saan-saan, ipunin, dahil may nagko-collect po dito sa atin para po yan ay maibigay po natin sa ating simbahan sa San Ildefonso. Ito ay naibibigay din ng maayos at ibinabalik din naman po ang lahat ng mga nakakoleksyon po na bote ay ibinabalik din po sa atin, sa ating kabarangay. Tipin nyo, ginagawan din ang paraan yan para hindi rin maging sagabal o magdulot ng hindi maganda sa atin. Lalo ngayon, mga tag-ulan, nagbabagyo. Nakikita nyo naman, napapanood nyo sa ating mga telebisyon na kung ano yung mga nangyayari sa ibang lugar. Na kung even yung mga puno, yung ating mga gubat, di ba, na gumuguho dahil sa wala na sila mapagkapitan ng maayos. Diba? Kaya nagbabaha na po sa atin at bumababa na dito sa Maynila o kung saan man lugar na kung saan ay lalo nagaganap yung mga malalaking baha. Ayan. Sana po tayo talaga sa ating sarili natin, tayo mismo ang maggawa ng paraan para hindi tayo magkaroon ng mga problema. Dahil ang hindi po natin gagawin ang problema, tayo po ang magkakaroon. Tayo po magkakasakit
tayo po ang magdurusa. Kaya sana lahat po yung aming sinasabi ng ating barangay bangkal, sundin lang po natin at magiging maayos po ang ating lugar. Ayan po. Mula po sa Clean and Green Department, Ligagawad Bam Hildawa. Maraming salamat po at magandang umaga po sa atin lahat. Maraming salamat. And pass in behalf of the Clean and Green Committee of Kagawad Bam Hildawa. Yan. At sa lahat ng personnel ng ating pong Clean and Green Committee, maraming salamat. Base po sa mga report, naging pagbaha po sa Metro Manila ang major na sanhi ayon po sa report ng MMDA ay ang pagkabara ng mga kanal. Yan. Sa lumalala po banta ng climate change, kailangan po maging parte po tayo ng solusyon. Yan, dito po sa Barangay Bangkal, pagamat ang mga report po natin ng pagbaha dahil sa walang tigil na ulan, ay napapansin po natin yung ating bilis na paghupa po nito. At makikita nyo po sa report po natin mamaya ang sitwasyon ng ating po mga kanal at ilog sa ating po pagmamonitor dito. Yan. At malaking tulong po ang inyo pong ginagawang pagsali sa ating pong plastic collection drive upang mapanatili po ang maayos na daloy ng ating mga kanal at daloyan ng tubig. Yan. So, huwag po natin bitawan ang practice na ito. Ate Lizelle Ortega ng Vauci Dest, magandang umaga. Kay Tita Mercy Bailon ng Lupon, tagapamayapa. Good morning po. At kay Tita Merly Soyong, kumaulan na umaga po sa inyong lahat. Diba? Bagamat masama ang panahon, patuloy po ang under new normal, ay patuloy niyo po mapapanood. Malalaman ang mga updates linggo-linggo na isinasagawa po ng ating pong barangay dahil sinagawa po natin simula pa ng panahon ng pandemya. Okay. Next, ako na mag-report dito ng ating Bantay Bayan in behalf of Kagawad Richard Sakilayan. So, ang Bantay Bayan po, ang ating pong 24x7 na nakabantay dito po sa ating barangay. So, sa panahon po ng bagyo, kasama po sa ating pong minomonitor, ang phase 2 o ang kahabaan po ng San Lorenzo ng Chino Roses sa may San Lorenzo Place. Doon po tayo nakakaroon ng reports ng pagtaas ng tubig at ito po ay atin pong inaabisuhan ng atin pong mga karesidente na dumadaan po dyan, particular doon sa mga Ecology Village, mga nasa La Fuerza, nasa San Lorenzo Place at yung Yolo Plaza. So ito po ay meron po tayo mga Bantay Bayan na nakamonitor po dyan. At ito po ay kagabi, ang ating pong barangay ay nakiisa sa mga ahente at tropa mula sa Police Community Prison 2 ng Lungsod ng Pasay. Ay nakipag-coordinate po sa ating pong Bantay Bayan para sa kanila pong operasyon upang mahuli ang isang suspected carnapping case. Yan. So sa tulong po ng Bantay Bayan ang ating barangay ay natukoy po nila ito. Aparte rin po ang sa ating po patuloy na pagbabantay ang pag-witness sa proseso po ng mga nahuhuli po ng ating po kapulisan sa illegal drugs. So, parte po ng proseso ang pag-witness po nito at kailangan po ng isang opisyalis ng barangay sa katauhan ni Kagawad Richard o ni Kagawad Christian Jacinto ang madalas na umuhuli, na nag-witness po sa proseso nito. Congratulations po sa ating tropa sa patuloy. Huwag naman pong iasa sa barangay ang mga patay na hayop. Muli po, meron po tayong reports na naipadala patungkol sa, di ba, hindi tamang pag-dispose sa mga patay na hayop
maging responsible pet owner po. Kayo at huwag pong basta-basta itapon po ito at iasa po sa iba, lalong-lalo na ito po ay may buhay at kailangan po ng tamang handling dito. Tukol naman sa ang ating pong CCTV ay nakabantay din po sa mga nagtatapo ng basura. Ayan. So, gagamitin po ang natin ang ating pong mga kagamitan upang masug po ang mga hindi po responsabling gawi ng ating po mga ka-residente. Yan. At ang mga nauhuli po ay sinisigurado po natin ma-record, masabihan at matikitan upang mapalalahanan ng mga ordinansa patungkol po dito. Yan, ganun din po ang ating pong pag-responde sa inyo pong mga reports, sa inyo pong tamang impormasyon. Ito po ay sinita dahil sa kinahinalang kilos at dinala po sa ating barangay upang maimbitahan at makuha po ang kanyang panig. Yan, ang ating po mga katubigan ay sa kasagsagan po ng ulan ay ating pong minomonitor upang makapagbigay po tayo ng tamang abiso sa ating po mga kabarangay. Ito pong sitwasyon, kung makikita po ninyo ang ating pong tripa de galina, malinis po ang labas sa basura at clear po ito. So ito po, bagawat nakita natin ang naging mataas na level ng tubig dito, hindi naman po umapaw, pero dahil makikita po natin yung absence of yung pag-iipon ng basura at mga plastics ay tuloy-tuloy po itong umagos. Patuloy din po throughout the week, lalo na pag may pasok, patulad po dito, araw na ito, balik ka pasok, ang ating pong batay bayan ay naka-antabay at naka-alalay upang ligtas na makarating sa kanila pong eskwela ng ating pong mga kabataan. At syempre, ang ating pong continuous maintenance and monitoring sa ating pong mga gamitan ay sinasagawa at nire-report. At ganun din ang pag-responde sa mga aksidente upang agad na maibalik sa kaayusan ang daloy ng trapiko dito po sa ating barangay. At patuloy din po ang attendance monitoring upang malaman na nasa tama po meron po tayong mga personnel sa kanya-kanila po mga assigned cases. At iyan po ang report ng ating po Batay Bayan personnel. Maraming maraming salamat po sa lahat ng Batay Bayan at traffic personnel na responsible po 24/7 sa ating pong mga sa inyo pong mga tawag ang mula po sa inyong tamang impormasyon, magiging mabilis po ang ating action. Yan. Magbati po mula kay Tatay Tony Beltran, good morning. God bless us, Merry Christmas. Oh, Merry Christmas na! Tatay Tony. At syempre kay Ate Sol Ordiales ng Design Makati. Good morning po, Ate Sol. Sana maging okay po kayo. At salamat sa inyong mga tulong dito sa ating barangay. Next po, ang report naman po mula sa Education and Culture Committee na nag-aabang pa rin ng anunsyo, Kagawad Tricia Eusebio. Kagawad Trish? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Isang maulan na araw. Pasensya na po, may technical difficulties sa ating camera and video today. Ayan, so last week po, nagsimula na ang pagbabalik sa paaralan ng ating mga mag-aaral. Direk. Ito po sa Bangkal High School. Siyempre, ang ating assistance mula sa iba't ibang committees ng barangay katulad ng Bantay Bayan at yung mga volunteer natin na nag-aasikaso para sa safe na pagbabalik paaralan ng ating mag-aaral. Next po.
Sa Bangkal Elementary School 1 naman po, ayan, kanilang unang araw ng klase. Next po. At ito naman po ay sa Bangkal Elementary School, Maine. Para po sa mga ibang may concerns regarding enrollment, maaari po kayong mag-message sa aming page para ma-refer po namin kayo sa mga paaralan at isend namin sa inyo yung kanilang mga contact details. Meron pong, ayan, meron pong ibang schools na maaari po nating i-refer sa inyo. Next po. Makati Education Department Inspection kasama ng Education Supervisor na nag-birthday din. Thank you po kay Ma'am Weng Balane. Next po. And of course, every payday, I consider Plastic Collection Day sa Barangay Banghal. So, patuloy po yung ating pagkolekta at pagsagip at pagdala ng mga plastic bottles at iba pang types of plastics. And of course, ang pagsuporta sa Bangkal Online Services para po yan sa mga walk-in applications ay online processing pa rin po. Kahit walk-in sa ating barangay hall, mahanap niyo po ang aming desk sa left side pagpasok ng lobby. Ayan ang aming dedicated Bangkal online team member na si Ma'am Edna Alcantara. Ayan, salamat po. And, syempre, ang amin ring pagbati sa birthday celebrant ng aming committee na si Supervisor Weng Balane, happy birthday and to all celebrants ng September. Magandang araw po. Mag-ingat po tayo ngayon. Salamat po. Excuse me, Kap. Yan. Maraming salamat. Kagawad, Tricia Eusebio. Oh, may sabihin ka, Kagawad, Chad? May tawag, may inventory. Kagawad sa akin, sinataroon, may sakit siya. Okay, I have to go, guys. Thank okay, you. Sige. So, muli po, ayun, nabanggit po natin. 24/7, tayo po ay tinatawagan, lalong-lalo na ng ating mga kapulisan para mag-witness po sa isa pong inventory. So, Kagawad, Christian, you are excused at maraming salamat. Good morning po sa ating pong GPTA. Ma'am Worley Tanyoko, na lagi pong nakaalalay sa ating pong mga estudyante sa Bangkal Elementary School 1 na ang kanya pong pagbate kay Happy Birthday Wing Guy. Yan, si ating pong Education and Supervisor, Education and Culture Supervisor, Wing Palane. Yan, morning sa iyo. Yan, meron ba ang infra? May infra ba? Wala. Okay. So, ayan po ang report ng ating po mga committees at mula naman po sa tanggapan ng inyong punong barangay, ito po ang resibo ng inyong pong tribo. Tayo po ay muli nagsasagawa ng ating photo and memorabilia exhibit. Video presentation naman po. Ito po ang Bank Kalarawan. 100 litrato ng pandemya sa ating pong recovery period post-pandemic, kailangan po matandaan at hindi po natin makalimutan ang ating pong pinagdaanan. So dito po makikita po natin ang 100 litrato ng simbolo ng pandemya kasama na po ang iba't iba pa pong mga kaugnay dito at mga personalidad dito. So abangan po ang mga 4-part series po yan sa Bangkal _ Official. Ito po yung coverage, August 28 to September 3. Noong August 31 po, tayo po ay nagkaroon ng date with CAP with the seniors.
Yan, yung ating pong relaunching sa third batch under new normal with the Makati Zen virtual card. Yan. So, ngayon po, nakakatuwa. Ang padami ng padami po yung ating pong sumasama ngayon na ating mga seniors. Ibig sabihin na padami ng padami po yung nakakaroon ng Makati Zen virtual card na kala pong susi para makuha po yung atin pong makuha po yung Live and Cine program. At nung Thursday po, napakaswerte po natin dahil ang pelikula po ay akmang-akma sa atin po mga seniors. It's a senior movie para sa mga seniors, istorya ng mga seniors. Monday first screening at sa pamihira pong pagkakataon, nakasabay po namin manood yung lead actor nung pelikula na yon na si Sir Ricky Davao at tayo po ay kanyang pinaunlakan na magkaroon ng pag-uusap at makapagpa-picture kasama ang ating mga senyorito at senyorita. At syempre, pagkatas doon, konting kwentuhan at merienda kasama. At para po sa ating mga senior citizens, ito po yung nagaganap tuwing huling Webes ng ating One Date with Cup. At syempre, yung huling linggo, yan naman yung monthly senior meeting. Yan. Noong August 30 naman po, tayo po ay nagkaroon ng Thanksgiving Mass na sinelebrate ng ating pong kuna paroko ng San Ildefonso, Father Alex Garces. Siya po ay ito po ay sinagawa sa ating pong bangkalabi bilang unang-una pasasalamat sa limang taong termino ng ating pong konseho at ito po ay para sa mapayapa at maayos na transisyon para sa bago pong konseho na dadating po sa Disyembre at ganoon din po ang pagbabasbas at intensyon para sa kaluluwa sa lahat po ng mga empleyadong na mayapa during our term at ganoon din po ang kagalingan para po sa mga may karamdaman na mga empleyado at residente ng ating barangay. So maraming salamat po, Father Alex, at binilisan niya rin po ang bawat opisina dito po sa ating barangay. Next is the flood monitoring and safety issues during heavy rain, lalo-lalo na po sa kasagsagan po ng ulan. Tayo po ay nakaantabay sa mga anunsyo mula po sa ating po mga verified sources. Dahil marami po ang nakaabang dito sa ating pong barangay. So ang ating pong katubigan ay nagkaroon po ng pagtaas, ngunit hindi po umapaw sa level na tayo po ay umapaw. At nagkaroon din po ng yung mga build-up po ng tubig na nagkaroon po ng issue, katulad po dyan sa May Bilarmino, na kung saan nagkaroon po ng report ng ground dahil doon sa tubig, agad po nating isinara. Nagkaroon po tayo ng temporary closure for safety reasons doon po sa Climaco. At isinara po muna natin at inireport ito sa ating pong isinagawang Viber Group with the Makati Engineering Department at inireport po natin. At sila naman po ay naresponde at ipapacheck ang linya na kuryente dahil may suspected fault, yung electrical fault na naging baka sanhi po ng pagkakaground doon sa tubig dahil water is a conductor po eh. Kaya nung may pag build up ng tubig, atin po munang isinara ito. Next ay ang Brigada Parokya sa SIP sa tulong po ng Tupad Bakal Beneficiaries. Tayo po ay nagsigawa ng paglilinis bilang tulong sa proyekto ng SIP na Brigada Parokya. Tayo po ay tumulong linisin ang ating pong parokya, pagbigay po ng manpower. At hindi pa po ito tapos, meron pa po itong yung repainting naman ay tayo rin ay tutulong pero ito po ay kanila munang pinospone dahil po sa patuloy ng pagbuhos ng ulan. So maraming salamat, Tupad Beneficiaries, sa inyo po pagtulong sa ating pong paglilinis ng ating pong parokya. Tayo po ay sandigan ng tamang impormasyon.
Hashtag tamang impormasyon na kung saan ang mga verified announcements mula po sa ating pong authorized agencies ay ating pong ipinapatid. Tulad po yung ating pong memorandum circular number 13 na kung saan nagkaroon po ng anunsyo mula sa opisina ng ating Pangulo ng suspension ng classes noong September 1, Biyernes. At syempre, noong Webes din, nagkaroon ng suspension ng classes. Though late, ay in-announce po natin sa ating pong official social media pages at maging doon sa ating pong public address system upang mabigyan ng paalala ang atin pong mga karesidente na wala pong pasok sa gobyerno at eskwelahan noong Biyernes. Yun. So, ayan po ang report ng atin pong mula po sa inyong pong punong barangay at tanggapan ang resibo po ng atin pong ng tribo na patuloy pong ayan. Question mula kay Kuya Gomer Abehuela, wala bang pasok? Sa ngayon po, wala pa pong anunsyo ang ating pong pamalang lungsod ng Makati patungkol po sa kanselasyon ng classes. So, tayo po ay patuloy nakantabay, bagamat meron na po mga LGUs na nag-announce, sa ating pong lungsod ay wala pa. So, kung meron na po, ito po ay papatid natin. Mag-atabi lang po sa Bakal underscore official. At mula kay Tita Esther, good morning po sa buong kaunsel sa kapakumpleya ng malagay. Magandang umaga po sa inyo. Yan. So, ito po ang inyong pong bangkal, barangay council. At patuloy niyo pong kasama under new normal. At patuloy po magre-report sa inyo na mga kagadapan po dito sa ating barangay. Para po sa tamang hashtag, tamang impormasyon, antabayanan, patuloy pong antabayanan ang bakal underscore official para sa bangkalidad na servisyo. Good morning po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo at tuloy-tuloy po ang pag-ulan. Save Mother Earth, One Bangkal United. Happy birthday po kay Rhea, ang ating pong staff po, ha? Ng, yan yung ating business clearance, barangay business clearance issuance at kasama po natin dyan sa mga extension programs ng punong barangay. Kay Rhea, kay Kumaring Rhea at siyempre kay Wengay Balane at sa lahat po ng birthday celebrants ng September. Good morning po sa inyo lahat. Hi, good morning. Happy